Mga Gawa, chapter 21, verse 21 up to 40. At nabalitaan nila tungkol sa iyo na itinuturo mo sa lahat ng mga Hudyo na nangasa sa mga Hentil na magsihiwalay kay Moises, na sinasabi mo sa kanila na huwag tuliin ang kanilang mga anak, di magsilakad ng ayon sa mga kaugalian. Ano nga baga ito? Tunay na kanilang nababalita ang dumating ka. Gawin mo nga itong sinasabi namin sa iyo. Mayroon kaming apat katao na may panata sa kanilang sarili. Isama mo sila, maglinis kang kasama nila, at pagbayaran mo ang kanilang magugugol upang sila'y mga pagpaahit na kanilang mga ulo at maalaman ng lahat na walang katotohanan ang mga bagay na kanilang nabalitaan tungkol sa iyo. Kundi ikaw rin naman ay lumalakad ng maayos na tumutupad ng kautosan. Ngunit tungkol sa mga Hentil na nagsisampalataya, ay sinulatan namin na pinagpayuhang sila'y magsiilag sa mga inahin, sa mga Diyos-Diyosan, at sa dugo, at sa binigti, at sa pagkikiapit. Nang magagayoy, isinama ni Pablo ang mga tao, at nang sumunod na araw na makapaglinis na siyang kasama nila, ay pumasok sa templo na isinaysay ang patuparan ng mga araw ng paglilinis hanggang sa ihain ang hayin patungkol sa bawat isa sa kanila. At nang halos tapos na ang pitong araw, ang mga Hudyong tag-iisya nang siya makita nila sa templo, ay kanilang ginulo ang buong karamihan at siya ay kanilang dinakip. Na nangagsisigawan, mga lalaking taga-Israel, magsitulong kayo, ito ang tao na nagtuturo sa mga tao sa lahat ng dako laban sa bayan. At sa kautusan at sa dakong ito, at bukod pa sa eritoy, nagdala rin siya ng mga Grego sa templo at dinungisan itong dakong madal. Sapagkat nakita muna nila na kasama niya sa bayan si Trofimo, taga-Epeso, na sinampantahan nilang ipinasok ni Pablo sa templo, at ang buong bayan ay napakilos at ang mga tao ay sama-samang nagsipanakbuhan. At kanilang sinunggaban si Pablo, at siya ay kinaladkad na inilabas sa templo, at pagdakay inilapat ang mga pinto. At samantalang pinagpipilitan nilang siya ay patayin, ay dumating ang balita sa Pangulong Kapitan ng Pulutong na ang buong Jerusalem ay nasa kaguluhan. At pagdakay kumuha siya ng mga kawal at mga sentoryon at sumagasa sa kanila, at sila nang kanilang makita ang Pangulong Kapitan at ang mga kawal ay nagsitigil ng paghampas kay Pablo. Nang magagayo lumapit ang Pangulong Kapitan at tinangnan siya, at siya ay pinagapos ng dalawang tanikala at itinanong kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya. At iba'y sumisigaw ng isang bagay, ang iba'y iba naman sa gitna ng karamihan, at ang hindi niya maunawa ang katotohanan dahil sa kaguluhan ay pinadala siya sa kuta. At nang siya dumating sa hagdanan, ay nangyari na siya ay binuhat ng mga kawal dahil sa paggagaw ng karamihan, sapagkat siya ay sinusundan ng karamihan ng mga tao na nangagsisigawan alisin siya. At nang ipapasok na si Pablo sa kuta, ay kanyang sinabi sa Pangulong Kapitan, mangyayari bagang magsabi ako sa iyo ng anuman? At sinabi niya, marunong ka baga ng Grego? Hindi nga baga ikaw yaong Egyptiyo na ng mga nakaraang araw ay naghihikayat sa kaguluhan at nagdala sa ilang ng 4,000 katao na mga mamamatay tao? Natatwa't sinabi ni Pablo, ako'y Hudyo na tatataraso sa Cilicia, isang mamamayan na bayang hindi kakaunti ang kalagahan. At ipinamamanhi ko sa iyo na ipahintulot mo sa aking magsalita sa bayan. At ang siya'y mapahintulutan na niya si Pablo na nakatayo sa hagdanan, inihudyat ang kamay sa bayan. At ang tumahimik ng totoo, siya'y nagsalita sa kanila sa wikang Hebreo na sinasabi. Amen.